Magandang-magandang araw po sa inyong lahat mga kalyado. May bago na naman akong ibabalita sa inyo tungkol sa isa na namang illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Talagang nakakaalarma po mga kalyado itong pangyayaring ito. Kaya hindi ako magtataka mga kalyado kung lalo kayong magagalit sa China at mabibisit dito sa ibabalita kong ito. Pero wala akong magagawa kung hindi ibalita ito sa inyo mga kalyado. Dahil ito ang kasalukuyang nagaganap na sitwasyon sa West Philippine Sea. Pero bago natin simulan mga kalyado, itong ibabalita ko sa inyo ay paki-like, share and subscribe muna nitong channel natin at nitong video para mas maraming makapanood at mas maging aware ang mga kababayan nating Pilipino sa mga kahayupang ginagawa ng China. So simulan na nga natin ito mga kalyado. Bali, dalawang article itong tatalakayin natin mula sa Inquirer. Magkadugtong kasi mga kalyado itong dalawang artikulong ito, kaya tatalakayin na natin parehas. At tatalakayin natin ito mga kalyado sa paraang brief, concise at direct to the point. At ito na nga po yung balita mga kalyado. Ang Armed Forces of the Philippines natin ay nagpahayag ng concern sa swarming activity ng China sa West Philippine Sea. Ayon po kasi mga kaalyado sa latest report ng Armed Forces of the Philippines Western Command o WESCOM ay maraming Chinese fishing vessel sa Iroquois Reef during sa kanilang latest air patrol noong September 6 at September 7. Hindi lang po sa Iroquois Reef merong swarming activity ang China mga kaalyado. Meron din po sa Skoda or Sabina Shoal at sa Nares Bank. Pero itong Iroquois Reef or Russell Reef ang pinaka-apektado sa Chinese swarming activity na ito. So ang Russell Reef or Iroquois Reef mga kaalyado are within our exclusive economic zone at continental shelf. Kaya itong intrusion na ito ng China ay violation sa Philippine sovereign rights and jurisdiction. So may report po kasi mga kaalyado mula sa Unified Command na itong ginagawang swarming activity ng China ay patungkol sa massive coral harvesting sa mga nasabing area. Kaya naman itong pagdami ng bilang ng presensya ng Chinese Fishing Vessel or CBF ay may potensyal na implikasyon sa Philippine Maritime Security at Fisheries Conservation, Territorial Integrity and Preservation ng ating marine environment sa Pilipinas. So dahil tapos na tayo dito sa unang parte ng artikulong tinatalakay natin, ay dako na tayo dito sa pangalawang artikulo na magpipinpoint sa kung ano ba talaga ang purpose ng Chinese swarming activity na ito sa West Philippine Sea. Bago tayo magpatuloy mga kaalyado ay linawin ko muna sa inyo kung ano ang ibig sabihin nitong swarming activity na ito. From the word itself na swarming mga kaalyado, ang ibig sabihin nito ay pagpapalibot, pagtitipon-tipon ng maraming bilang ng isang bagay sa isang lugar. At sa madaling sabi mga kaalyado ay ito na nga yung pagdagsa ng napakaraming bilang ng CFV o Chinese Fishing Vessel sa mga area natin dito sa West Philippine Sea. Partikular na nga dito sa Rosul or Iroquois Reef. At ito na nga po yung balita mga kaalyado. Babasahin ko muna tapos tatagalugin natin ng mas malinaw. Manila, Philippines. Coral reefs in Rosul Reef where suspected Chinese militia vessels have been spotted are now entirely gone, the Armed Forces of the Philippines AFP announced on Saturday. At yan na nga po yung tinutukoy ko sa inyo kanina mga kaalyado na nakakaalarmang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. So inubos po mga kaalyado ng China yung mga coral reefs natin, yung napakayamang coral reefs natin dyan sa Rosul or Iroquois Reef. Entirely gone mga kaalyado, ubus na ubus talaga. The Western Command commander expressed suspicions that these Chinese vessels have been harvesting corals from the West Philippine Sea. Ang hinala po or suspecha ng WESCOM or Western Command ng ating bansa ay hinaharvest nga nitong China ang mga coral reefs natin. Binabakbak ng binabakbak mga kaalyado, kaya tuluyang naubos. So para mas lalo kayong magalit mga kaalyado sa China ay banggitin ko na rin kung ano ang mga masasamang epekto ng pagkaubos nitong mga bahura or coral reefs natin dito sa West Philippine Sea, particular na sa Iroquois Reef. So as a fishery student mga kaalyado, medyo may konting kaalaman tayo
tungkol sa mga bahura. Para sa akin ay napakalaki talaga ng epekto nito sa marine ecosystem ng ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, pati na rin sa buong mundo. Ang coral reefs po kasi, mga kaalyado, ang nagsisilbing breeding ground ng ilang mga commercial fishes at ilang mga mahalagang isda sa mundo. At paano ko nasabi na hindi lang Pilipinas ang damay dito, kundi pati buong mundo? Meron po kasi, mga kaalyado, na mga uri ng isda na nagmamigrate mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas para dito magbreed o magparami, o yung tinatawag na mga migratory fishes. At hindi lang basta-basta breeding ground ang mga coral reefs natin, mga kaalyado, kung hindi ay tahanan din ito ng napakaraming isda sa ilalim ng karagatan. So paano na lang, mga kaalyado, kung maubos itong mga coral reefs natin? Syempre, pag naubos, mga kaalyado, yung mga coral reefs natin o yung mga bahura dito sa ating bansa ay magiging unsustainable na yung ating karagatan sa pagproduce ng mga seafood products. At ang maapektuhan dito, ang lubos na maapektuhan, ay yung mga mangingisdang Pilipino natin. Damay, pati ang ekonomiya ng ating bansa. Sigurado ako dyan, mga kaalyado. Kaya sa tingin ko, mga kaalyado, as soon as possible, ay kailangan ng gumawa ng aksyon at magkaisa ang lahat ng bansa para patawan ng napakatinding parusa itong bansang China. Dahil sa mga pang-aabusong ginagawa nito sa kalikasan, dito pa lang sa ginawa na ito ng China ay isang napakalaking violation na inubos nila yung mga coral reefs natin dyan sa Iroquois Reef. Di pa man lubos na napapatunayan, mga kaalyado, na China nga ang may kagagawa nito, ay wala naman ibang bansa ang kayang gumawa nito kundi China lang. Pero sigurado po ang Westcom, mga kaalyado, na China talaga ang may kagagawa nito, dahil pininpoint po, mga kaalyado, ng Westcom yung lugar kung saan naganap yung swarming activities ng Chinese fishing vessels. At nung umalis na nga, mga kaalyado, yung mga Chinese fishing vessel dun sa area sa Iroquois Reef, ay agad na nag-dispatch ng mga divers, trained divers, ang Westcom para sa isang underwater survey. At dito ay na-observe nila na wala ng corals na natira. At lahat ay talagang lubusang na-damage. May mga naiwan pa ngang mga debris, mga kaalyado, na nagkalat sa ilalim ng dagat. Mula yan kay Vice Admiral Alberto Carlos. Kaya naman 100%, mga kaalyado, na kumpirmadong China talaga ang may gawa nito. Well, in fact, mga kababayan, ay hindi naman po ito ang unang beses na ginawa ito ng China. Dahil pangalawang beses na po ito, at ito ang pinakamalala sa lahat. Dahil talagang inubos nila entirely. Talagang kabuuan ay sinagad nilang ubusin. Kung natatandaan nyo pa, mga kaalyado, yung past upload ko tungkol sa Sandikay na isang lulubog at lilitaw na isla ay naging permanenteng isla na ngayon, or Sandikay nga, dahil dito napunta yung ilan sa mga buhangin at coral reefs na binakbak ng China mula sa teritoryo natin na malapit sa Sandikay upang pagtayuan nga ng artificial island. Kaya't kung susuriin natin ng mabuti, mga kaalyado, ay may posibilidad na nagpaplano din ang China na pagtayuan ng artificial island itong Iroquois Reef. Kaya binakbak nila ang lahat ng mga bahura dito. Or pwede rin, mga kaalyado, na kaya binakbak ng China ang lahat ng coral reef sa Iroquois Reef ay para gawing mga produkto. Dahil marami pong pwedeng gawing produkto mula sa coral reefs. At isang halimbawa na nga nito ay ang pharmaceuticals. Base sa obserbasyon ng mga Navy divers, mga kaalyado, ay naniniwala si Carlos na ang coral reef harvesting na ito ay nangyari kamakailan lamang. Pwedeng within this month or ngayong week. Kaya ngayon, ang hakbang na ginagawa ng AFP ay makipag-coordinate sa mga scientist at eksperto para i-assess ang area. So, bagamat pinangunahan na ni Sir Pau PH na China ang may kagagawa nito, dahil galit nga ako sa China, mga kaalyado, hindi ko maitatago yan. Pero wala pa naman pong kumpirmadong konklusyon ang AFP sa pangyayaring ito. Kumbaga, work is in progress pa, mga kaalyado. Pero in-emphasize ni Vice Admiral Alberto Carlos na itong presence ng Chinese vessel sa West Philippine Sea ay very concerning, given the Philippines' rights within its exclusive economic zone. So hanggang dito na lang muna tayo, mga kaalyado. Sana inaibahagi ko sa inyo ng maayos itong napaka-importanteng balita na ito tungkol sa pang-aabuso at pangwawalang hiya ng China sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea.
So kung may komento kayo mga kaalyado at mga opinion dito sa tinalakay natin ay ibigay nyo lang dyan sa comment section at mag-usap-usap tayo dyan. Maraming maraming salamat sa suporta at panonood ninyo. Mag-iingat kayong lahat. Please like, share and subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang uploads. Maraming maraming salamat po. Keep safe and God bless.